Bakit nga ba habang umiidad eh lumalambot? Hindi po ito lahat. Hindi nangyayari sa lahat ng kalalakihan. Ito po eh para dun sa mga umiidad na nakakaranas nito. No? Unang-una, pag po tayo ay umiidad, tayo ho ay may kaakibat na mga sakit na nararamdaman o nararanasan. Karamihan ho ng mga umiidad ng 50 o mga 60 o pagpalagay ng as early as 45 years old, may mga nararamdaman o nadadiagnose sila ng mga sakit o ng sakit. Diabetes, sakit sa puso, alta presyon, yan ho yung mga pangkaraniwan nakakaapekto sa ereksyon. So, kalimitan ng mga may diabetes, talagang problema na ho ito, itong erectile dysfunction na ito. Mismo yung asawang babae ang nag-chat sa akin. Tinatanong kung bakit nagkakagayon yung kanyang asawa. Sabi ko eh, ang inyong hubagang asawa ay merong sakit. Ang inyong hubagang asawa ay ayos ang kolesterol, ang blood pressure. No? Tinatanong ko ho yan dahil kalimitan ho kasi ng naedad eh, yan ho nagiging sakit na nagkukos para malambot itong si Manoy habang umiidad. Another reason ho, kung bakit tumalambot yan pag umiidad. Kasi kapag umiidad, napapansin natin na nag-i-increase ang kanilang weight, tumataba. Kasi kapag umiidad tayo, bumabagal na yung ating metabolismo. Yung pagsunog ng mga taba at saka mga sobra nating kinain o yung mga calorie na kinain natin, bumabagal na ang pagsunog. Kaya nangyayari, nagiging taba, kaya tayo nataba. Yan hong pagtabang iyan, ay nagresulta ng paglambot ni Manoy habang umiidad. Nagkukos din ho yan. Ang isa pang dahilan, kapag umiidad tayo, nababago na yung ating mga interes sa buhay. Dati kasi, noong tayo bata pa, more on sports tayo, more on hobbies, no? Jogging dito, jogging doon, pasyal dito, pasyal doon, hiking dito, hiking doon, trekking dito, trekking doon, bike dito, bike doon, garden dito, garden doon, buhat dito, buhat doon, gym dito, gym doon. So, ang dami nating mga hobbies na nakakapagpapawis. Increase yung aktibidades natin. Kaya, nabiburn o nasusunog yung mga taba, imbis na maideposit ito sa katawan. Kaya kahit marami tayong kinakain, nung bata tayo, hindi tayo nataba. Unang-una dahil nga doon, pangalawa dahil dito sa pinaliwanag ko na nagbaba na mataas ang metabolism ng bata pa at mababa na yung metabolism o metabolismo pagsunog ng taba o mga excess na calorie o mga sobrang kinain kapag tayo may edad na. Yun ang dahilan, no? So another one, kapag umiidad tayo, may tinatawag tayong pagbaba ng testosterone. Ano 'yon? Ang testosterone po ay sex hormone. Yung sex hormone yan, natural naman talaga na meron tayo niyan. At yan ay habang bata ka pa, mataas yan. Ngunit habang umiidad ka na, bumababa yan. Anong kinalaman ho nito? From the word itself, sex hormone, ay may kinalaman ho yan sa ating manoy, sa ating pagtigas. Pagtigas ng ating manoy. Habang bumababa ang testosterone, habang umiidad tayo, nakakaapekto ho yan doon kay manoy. So, nagkukos din yan para magkameron ng epekto na nakakatulong na lumambot o nakakapagpalambot ng manoy. So isa pa yan dahilan. So ito po ay parte din ng ating pag-edad. Ngayon, ang tanong dito po sa mga nabanggit natin ni Miss Solution, meron ho healthy lifestyle. Kung ano ho yung nakagawian ninyo nung bata pa kayo, nagpapapawis kayo, bakit hindi rin ho kayo magpapawis ngayon? At magbawas ho kayo ng timbang, diga? Tapos kung kayo ho malakas kumain, bawasan ninyo ho ang kain ninyo, no? Wag ho kayo mag-overeating para hindi tumaba at hindi rin tumaas ang kolesterol at hindi rin magkameroon ng diabetes type 2. So, iyan po ay nakukuha sa healthy lifestyle. Healthy lifestyle, maganda ereksyon, maganda ang tigas. Yung tamang pagtulog 8 hours, no? Average. At saka yung pag-manage ng stress. Bye for now.